Muli po, ako ay nagagalak at makakasama ko po kayo sa programang ito. Maiksi lang ito pero malaman. At ngayon pa lang po ay ipinagpapauna ko na sa inyo na ito ay SPG. SPG, Strong Parental Guidance, sa tindi at init ng talakayan na gagawin po natin sa pagkakataong ito. Una ko pong binabati ay si Mr. Eliseo Fernando Soriano na ngayon po ay nandiyan sa Brazil. Brad Eli, kumusta na po kayo? At may payo ko kay Brad Eli at saka sa kanyang pamangkin na si King of Egypt, si Mr. Daniel Rason. Pag nanonood kayo, saka yung mga MIC nyo, yung mga kay NP, kung tawagin nga, o parang district ministers, kumbaga sa iglesia, relax lang kayo pagka kayo nanonood. Relax. And fasten your seatbelt. Relax. Kasi nakakarating sa akin, ang daming nababasag na gamit nyo pag pinanonood nyo ako dito sa aking FB Live. Huwag naman, sayang yung mga gamit. Halimbawa, nanonood kayo sa television through, kasi smart TV. Eh relax, sayang yung TV. Yung laptop, bigyan yung ikakalampag. Sayang. Yung cellphone, biglang ibabato. Huwag naman. Kasi wala naman ako sa loob ng cellphone o ng laptop. Relax lang po, mga miyembro at mga alipores ni Bad Eli. At doon po sa mga miyembro ng andating daan na naakit kayo, kasi hindi nyo kilala si Brad Eli, hindi nyo alam kung ano talagang tunay na aral niya. Sana po ay dumistansya kayo kahit kaunti, mga kababayan po namin. Dumistansya kayo para makita ninyo yung tunay na kulay ni Bad Eli. Ano yung tunay na amoy ni Bad Eli? Sabihin, ibig sabihin, lahat dapat alam nyo. Baka kasi wala kayong kamalay-malay. Sana nga, ganun. Wala kayong kamalay-malay na ang itinuturo sa inyo eh hindi na po nakabatay kundi labag sa Biblia. Eh lalong masama na alam nyo nang labag sa Biblia, pero dahil sa pakinabang, nariyan lang po kayo, lalo yung mga manggagawang mangangaral. Ano po? Bueno, binabati natin muna ang mga sumusunod. Tatika, bago ko malimutan, maaari po kayong mag-text sa number na ito, yung mga gustong makipag-ugnayan. Dumarami po eh. Saka yung mga nagbabalik loob sa iglesia, para maggabayan namin kayo kung anong dapat ninyong gawin. Ano po? 0935-528-2434. Ulitin ko po, 0935-528-2434. O bueno, binabati natin yung mga sumusunod. Unahin natin si Papa Bing Hernandez. Medyo hindi na siya, bumabata ho sila eh, pagka nanonood dito sa ating programa. Si Papa Bing Hernandez, dyan po sa Taytay Rizal. Ingat po kayo at yung mga bata. Happy 78th anniversary po sa Birak Catanduanes. Kumusta na po kayo? Ingat kayo mga kapatid. Happy birthday po kay Dabdab. Kay Dabdab, yan sa malayo ito, sa North Pole, Alaska. Happy viewing po kay Kamar and Ate Helen. Ayun, ka Ate Helen Nukup. Ingat po kayo dyan sa Hawaii. Aloha. Happy birthday po kay ka Jerwin Lau Castro at Malubag Family. Kumusta po kayo? Lokal ng Buwak Marinduque. Ingat kayo. Lokal ng Morial Sorsogon. At sumusubaybay din sa atin ang Depano Family dyan po sa Des Moines, Washington. Des Moines ba yun? Okay. Ka Ricardo Tabigne. Salamat. Sumusubaybay po kayo. Lokal ng Helsinki sa Espoo and Vanta, Finland, Northern Europe, ba international. Brodeli, etong international. Ikaw diyan eh. Nakarating lang po kayo sa Brazil eh. International na. Ito nga pala si Doc, si Brad, doktora to. Doc. Brodeli, doktora yan eh si Brodeli kasi nangi-inject. Hindi naman doktora nangi-inject sa pwedeng mga bata, yung mga tao doon sa mga bata. Mga pediatrician. Ayan. Si Brad Eli po, pediatrician. Kaya tawagin natin siyang doktora. Doktora Dalaginding. Ano po? Pagbati rin po sa Irawan, sa Palawan North, si Kajun Soriano. Ay, walang bitaw si Kajun. Alam niyo si Ka Manuel Soriano Jr., hindi po sila kamag-anak ni doktora. Sila po ay ministro sa Iglesia ni Cristo na
Ayan, ginawang tagapagturo sa mga nagbiministro. At kapitbahay ko po, walang bitaw sa panonood sa atin. Kahit daw replay, lagi nilang pinanonood. Ano po? Kajun, ingat po kayo. Magkita tayo mamaya. Ano po? O bukas. Ka Vicente Frasdilla, North Atlanta, Manama, Bahrain, Villas Family sa Luzon. Ito pa, binabati natin mga sumusunod na ito. Pabati raw ang lokal ng Mount View sa Cebu City. Ayan. Lokal ng Hawaii, Kuya Wilson and Delastes. Lokal ng Silangan sa Western Samar. Mr. Eliseo Soriano, rapist na kapwa lalaki. Uy, huwag yan. Mahirap yan. Lokal ng Kabukyan sa distrito ng Leyte West. Sa Bugo, ayan, sa Bugo City, sa Cebu. Ingat po kayo. Binabati ko na rin lahat ng taga North Signal. Ano po? Happy viewing po kay kapatid na Dylan and Vigi Ramos. Yan po sa Milan, Italy. How are you, my beloved brother and sister? I hope that whatever happens in this world, stay healthy. Ano? Kapatid na Dylan. Siya ang tagapangasiwa po dyan sa Milan, Italy. Yan ang pinisang buo ko na magandang lalaki. Kumusta po ang Manukay? Oh, sorry. Manukaw, New Zealand. Nasa isip ko lagi si Bandeli. Alam nyo, I want to be honest with you. Napapanaginipan ko po si Bad Eli. Alam po niyo bakit? Kasi pagtulog ko, ang binabasa kong talata, yung unang Korinto 6:9. At mamaya, babasahin ko muli. Bad Eli, huwag kayong ano, relax lang po kayo. Ano po? At binabati na rin natin itong nabautismuhan po. Pakiupo na natin ano? Yung ating audio, yung background ni Bad Eli. Dahil po sa panonood dito sa ating programa, alam nyo, nakatutuwa unay sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Dati-rati, itong mga sumusubaybay na ito, galit sa akin at sa amin doon sa programang Ang Tamang Daan, doon sa telebisyon. Tapos dito nagpatuloy sa panonood, nagsuri, sila po nagpadoktrina. Nakinig sa Iglesia ni Cristo, nagpatalang mag-iiglesia na, tuloy-tuloy sa pagsamba at kahit po, sabi nga ay... nahinto yung pagsamba sa loob ng gusali sambahan dahil sa sitwasyon, may dumadalo sila sa pagsambang pangsambahayan. Ito po, nakatutuwa. Sila po, 10 years, nakaanib sa MCGI or Members Church of God International. 10 years. At yung babae po, si kapatid na Jovita Gutierrez, kasi ang asawa nila, si kapatid na Marcelo, medyo may edad na po. Na-stroke sila, pero awa ng Diyos yun. Naka-recover, yun. Si Kahobita Gutierrez po ay local treasurer. Ingat yaman sa lokal ng ang dating daan diyan po sa Sambales. Kanina po, nabautismuhan na sila diyan po sa Batangas sapagkat yung kanilang anak nariyan po sa lokal ng San Carlos sa Batangas North. Ito po, nakakatuwa. Tingnan ninyo. Nabautismuhan na po sila, yon yung nasa, yung, sika, ano po yan, si kapatid na Marcelo, ayan, may tungkod nga po sila, but Eli, sana huwag ka magtungkod, ano po, ayan, yung nasa gawi ko rito, yung babae, ay si kapatid na Jovita Gutierrez, anak po nila, ayon yon sila nag-anyaya, saka yung kanilang apo, na makinig sa Iglesia ni Cristo at ngayon po, awa ng Diyos. Yun na, nabautismuhan na po kanina. Congratulations po sa inyo at sa iba pa ng mga nagsusuri, sana tuloy-tuloy. Sila po ay dating talagang aktibo, masasabi nating fanatic member ng MCGI. Talagang matindi ang paghanga nila dito kay Doktora. Nali, ba't ba Doktora? Ano na lang po, kay Dalaginding. Ano po? Ito, walang tigil itong si Doktora Dalaginding sa paninira sa iglesia. Walang tigil. Ito, ipanonood ko po sa inyo. Anong sinasabi niya? Ito na, isang gabi lang. Hindi sana ako mag-FB live ngayon, kaso hindi ko matiis. Talagang nag-uumigting yung puso ko na sagutin ito. Ang lahat ng mga mamamatay tao, lahat ng mga sinungaling na
pagliligaw sa mga tao ang ginagawa. Sa diablo yan. Ito, mga mananambake Satanas, itong mga ito, magpakunwari pa kayong mananambake Kristo at sa Ama, hindi nyo kayang patunayan dahil sa kasinungalingang ipinopromote nyo. Badeli, kumapit po kayo sa inyong upuan. May mababasag na namang gamit doon sa Brazil o kaya dito sa UNTV. O, King of Egypt, relax lang kayo pagka kayo sumusubaybay sa akin. At yung mga itiniwalag sa iglesia ang sumama sa inyo dyan, relax lang kayo. Nagsusumbong kayo kay Badeli. Nakakarating sa akin eh. At sa susunod, ipanonood ko. O, nagsusumbong kayo kay Badeli. Ito po si Sandoval eh. May mga sinasabing ganto-ganto. Ba't hindi po nyo sagutin? Badeli, naghahanap ang miyembro po ninyo. Ang daming kong tanong, hindi nyo sinasagot. Ang dami kong tanong. Halimbawa, sinong nag-ordina o nagpatong sa inyo? O bukod kay Yuli, sinong nagpatong sa inyo? Dalaginding, saan kayo nabautismuhan? O, kaya hindi kayo kaanib, mga kababayan naming ang miyembro ng dating daan, papayag ba kayo? Na yung puno nyo na nanghihingi ng abuloy sa inyo, hindi naman miyembro dyan? Kaya hindi katakatake na hindi kayo ipagpagawa ng magaganda at maaayos na gusaling sambahan at ang kanyang ipinagagawa at ipinagawa nga pala ay isang magandang mansyon. Oh? Magandang mansyon sa Brazil na nagkakahalaga ng $2.5 million. Ang lupit ni Dalaginding. Eto, panoorin natin. Ang totoo, napapansin yan, maging nung mga hindi kaanib sa iglesia ni Kristo eh. Dapat natatandaan nyo yung ginamit ko rito yung video sa YouTube ni Ginoong Rex Kayanong. Siya po, hindi iglesia ni Kristo. Si Katoliko. Pero dahil sa nung kanyang punahin, itong samahang dating daan, eh pati siya. Oh, minumura na, katakot-takot doon na mura text ang inaabot niya mula doon sa mga miyembro ng ang dating daan. Ang lupit talaga. Yun ang naituro ni Bad Eli. O kaya may panawagan ako kay Mr. Rex Kayanong. Kasi nariyan na pala yan sa DZME. Ano po? DZME sa 1530 kilohertz. Ang kanyang programa pala, nakita ko kanina dun sa YouTube, ano po? Ay Monday hanggang Friday. Monday through Friday sa DZME na 3 to 4 p.m. Monday hanggang Friday. At nakahook pala sa YouTube at saka sa Facebook. Itatype lang yung DZME 1530 kilohertz. Etong sabi po ni Mr. Rex Kayanong tungkol kay Doktora Dalaginding. Eto. Baka hindi nyo ho alam, eto ho si Eli Soriano, mga kaibigan. Abay, matagal na ho nagtatago ho sa Brazil. Di ba? Kung natatandaan nyo ho, abay, nakabili na ho to ng mansion ho na nagkakalaga ho na $2.5 million. Sa madaling salita ho, nasa 127 million. Ilan lang ho yan? Ha, dun ho sa mga na-invest ho ni Eli Soriano na matagal na ho nagtatago ho sa Brazil. Ngayon, sabi ho ni isang televiewer ho natin kanina, and the garlic say, paano hindi ho magtatago? Di ba? Eh, sinampaan ho ng kaso ho. May nagsampa ho na kaso ho ng rape, ito hong si Veridiano, kung di ako nagkakamali, lalaki ho yung nagsampa ho ng kaso ho ng rape na si Daniel Veridiano. Di ba? Kaya, simbilis ho ng kidlat, tumakbo ho yan sa Brazil. Tapos yung mga piskal yaho, abay, inoperan ho nung ali. Karex Kayanong sa Target on Air. O Beno, pinarinig ko po yan para mapansin ninyo, eto, hindi iglesia ni Kristo, si Mr. Rex Kayanong. Mr. Rex Kayanong, ang sasabihin ko lang ay welcome to the club. Bakit welcome? Eh kung paano ako, minumura, tinutungayon itong mga troll ni Doktora Dalaginding, pati pala kayo nakakatikim na riyan sa grupong yan. Matindi ang grupong yan eh. Pagka ang pag-uusapan ay pagmumura. Kaya, balikan natin yung video ni Mr. Ni Doktora Dalaginding na yun daw mga sinungaling, yun daw ay mga anak ng Diablo. O, tingnan natin, sino ang nagpahayag
ng tungkol sa di umano ay bautismo sa Iglesia ni Cristo. Ito matagal ko nang hiningi kay Dalaginding eh. This is one of his accusations against the church or the Iglesia ni Cristo. Please watch this. Iglesia ni Manalo, 6-7 taon din binibinyaga na. May record ako eh. Binabautismo na. Mali yan. Hindi kailangan ng bata ang bautismo para maligtas. At hindi kailangan binyagan yung bata na 5 taon, 6 taon, 7 taon, kagaya nung ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Tindi nitong mga ito. Nagsasabing sila raw ay totoo. Ang lakas ng loob na baliwalain ang salita ng Diyos. Ang mga bata, hindi kailangan niya na binyagan. Meron daw siyang record na dito raw sa Iglesia ni Cristo, di umano, binabautismuhan ng 5, 6, and 7 years old. Brad Ely, nung ko pa hinahanap sa inyo eh, nasan yung record? Nasan? Nasan ang record? Kaya may tanong ako sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na itinanong ko noon, itatanong ko uli ngayon. Oh. Sumagot kayo, mga kapatid, from different parts of the world, north, south, east, west, ano po, ilang taon binabautismuhan ang bata dito sa Iglesia ni Cristo? 5 years old ba? 6, 7? Or 12 years old? Pakisagot po. O ayan, mag-comment kayo. Ilang taon binabautismuhan dito ang bata? Kasi dun dinudoktrinahan eh. Ilang taon dapat simulang doktrinahan o pangaralan? 5 ba? O, nung mga pangunahing aral sa Iglesia ni Cristo? O, tingnan natin. Yung mga sumasagot dito. O, sabi ni ka Betty Celis, 12 years old. O, sabi ni ka Gutierrez Gabriel, 12 anyos po. Pataas ka, Michael. Si Kalani, 12. Ka Tamayo, 12. Si ka Chris Mayor, 12. Si ka Roten Soriano, 12. O, tama, 12 years old. O, si ka Tristan Monforte, o, nanariyan pa po sa North Pole, sa Alaska. Isipin nyo kung gaano kalayo. Hanggang doon, 12 years old, ang dapat bautismuhan. Ano po? O, ayan o, si ka Rebs Pilasa, 12 years old. Ka Claire, 12 years old. E talagang 12 anyos. Walang nagko-comment na 5 years old ang binabautismuhan dito sa Iglesia ni Cristo. O, si ka Charlie Monforte, o, oh, eh, yan yung gwapo kong bayaw, oh, 12 years old. Kamukha ko yan eh. Umutil lang di sa kamukha ni Dalaginding. Oh, yan, talagang 12 years old po. Oh, hinaghihintay ako nang maglalagay dito ng 5 years old. Oh, sabi ni Car Rafael Orense, oh, congratulations nga pala. 12 years old, pataas ang maaaring bautismuhan. O sabi ni Kanet Kadyat at saka ni ka Lucas Monforte, ba, sumusubay ba yung aking mga in-laws? Alam niyo yung in-laws ko, magandang lahi yan eh. Totoo yan, totoo. Yan. Ayan o, yan ang mahirap pagka-live, hindi mapigil yung damdamin at yung totoong sinasa. Hindi mapigil, totoo eh. Brad Ely, ito ang live. Yan ang live. Kagandahan din ng live, tipid sa kuryente, sa studio, oh, walang cameraman, isa lang ang camerawoman ko. Makeup artist, yun ding aking camerawoman, yung director at floor director, yun na rin. O, yan ang kagandahan ng live dito sa bahay. O, 12 years old. Sa maikling salita, mga kapatid at mga kababayan namin, yung mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung sinabi po ni Doktora Dalaginding, Doktora, mamaya paliliwanag ko doon sa mga ilan nakasubaybay, bakit Doktora, ano po? Yung sinabi ni Doktora Dalaginding na di umano, 5, 6, or 7 years old, di umano, binabautismuhan na sa Iglesia ni Cristo, tanong, siya ba'y nagsasabi ng kasinungalingan? O, hindi katotohanan? Mamili kayo. Ang sinasabi ba niya ay kabulaanan? O, kasinungalingan? Dalawa lang ang pamimilian niyo. Kaya nung ihayag ko rito, hindi totoo na binabautismuhan dito yung 5, 6, and 7 years old. Hindi totoo. Aba, alam nyo, bumanat si Dalaginding. Ito yung banat niya. Meron siyang tinatawag na rebuttal. Pero tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Panoorin nyo. At saka yung nang-aatake sa akin sa social media,
Hindi raw totoo sinasabi ko na nagbabautismo sila ng 7 taong bata. Sino may sabi sa inyo hindi totoo? Ha? Napakaraming saksi, mga dating iglesia ni Manalo. Binautismo ang 7 taon. Hanapin mo nga yung ebidensya na yan. Ang pinapalitaw, naninira lang daw ako. Hindi totoo. Wala akong, ba't ako maninira? Hindi ako naninira. Kayong naninira. Nagbobautismo naman kayo talaga ng bata eh. O, tinan nyo itong mass baptism nyo. O, ilang taon yung bata na yan? Ilang taon yan? Bata yan eh. Hindi raw totoo nagbobautismo sila ng bata. Lukohin mo lelang mo, Sandoval. Yung lelang mong lukohin mo, pero kami, meron kami ebidensya. Eh mga kapatid namin dito, dating mga iglesia ni Manalo eh. Kaya alam ko, nagbobautismo kayo ng bata. Oh, ayan oh, maramihang bautismo sa Binondo, Manila. Eh may bata oh. Maramihang bautismo. Eh may bata. May retrato eh. Tapos meron akong hawak na ebidensya na nagbabautismo kayo talaga ng bata. Kaya masasabi ko mga kapatid, ano, sa atin, hindi tayo nagbabautismo ng 7 taon, 8, 10, hindi natin binabautismohan. Ah, ito, Dalaginding. Nasa nang sinasabi po ninyong ebidensya na sa Iglesia ni Cristo ay nagbabautismo kami ng 5, 6, or 7 years old? Ilitaw nyo. Ilang araw na nagbibilang ang mga kapatid sa Iglesia diyan sa ipinahayag nyo. It is a fabricated lies against the Iglesia ni Cristo. Oh, but Eli, English yan. Sabi mo kasi, hindi marunong mag-English ang kapatid na Felix Manalo. Nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, hindi naman nangaral si Manalo ron eh. Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero hindi nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko hindi nangaral, di marunong na English si Manalo eh. Hindi naman sa panghahamak ano. Hindi marunong na English si Manalo. Natintindi mo? Natatanda mo yung payong turo mo? What did the Catholic Church did? Hindi ko malimutan yun. Kung makapanglait ka sa kapatid na Felix Manalo na hindi rin marunong mag-English, paano mangyayari yun? O sa susunod na, babalikan ko yung bahaging yan. What did the Catholic priest did? What did the Catholic priest did? Bueno, yayamang si Brad Eli, walang nailabas na ebidensya. Mag-iisang buwan na po eh. Na dito raw binabautismuhan yung bata na 5, 6, or 7 years old. Kaya, ang matibay na ebidensya ang inihahayag lang po nito? Sabi nagsasabi ng kasinungalingan o hindi katotohanan? Matatalino po kayo magdesisyon. Kaya ang mga apostol, pagka binasa natin sa Biblia, anong katangian ng mga apostol? Halimbawa si Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo. O, pakinggan nyo, sulat at pahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang kamanggagawa sa panahon ng unang iglesia. Unang Timoteo 2:7, ganito ang ating mababasa. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Yan po ang katangian ng tunay na sugo ng Panginoon Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi ako, sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya sa lahat ng sumusubaybay po sa akin, pagka mayroong kayong kilala na pastor, puno ng isang samahang pangreliyon, kayo mismo napatunayan nyo na siya ang kanyang itinuturo at sinasabi ay hindi katotohanan. Paano kayo maniniwala sa ganyang uri ng tagapagturo at tagapangaral? At pagka napatunayan nyo mismo, kayo mismo napatunayan nyo na siya'y nagsisinungaling. Kaninong anak yan? O, Biblia po uli.
Juan 8:44, kasi sabi ng miyembro ni Bad Eli, ni very very Bad Eli or ni Doktor Dalaginding, eh ako raw hindi nagbabasa ng talata. Anong hindi nagbabasa? O Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. O Bad Eli, pakinggan po ninyo. Dadalangan ko ang pagbasa. Ang nagsasalita ang Panginoong Jesucristo, makinig po kayong mabuti. Dadalangan ko. Kayo'y, oh, talaga ang tinutukoy kayo, Bad Eli. Oh, at saka si King of Egypt, ulit. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong ibigin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaninong anak po ang sinungaling? Sabi ng Panginoon Jesucristo, kayo'y sa inyong amang diablo. Kaya pag sinungaling, tama yung binanggit kanina ni Doktora Dalaginding sa unahang video. Ang gayon daw po ay anak ng diablo. Isa tindi ng dami ng mga ipinahayag ni Bad Eli laban sa Iglesia ni Cristo. Different fabricated lies. Paano kung ngayon sasabihin si Bad Eli ay anak ng diablo? Bad Eli, huwag po kayong magagalit sa akin. Ito, dadalangan ko. Hindi lang po kayo anak ng diablo eh. Hindi po. Kayo po ang tatay ng diablo. Huwag po kayong magagalit. Baka nagbabasa kayo ng laptop, huwag. O kaya nanonood kayo nga sa Smart TV si Mr. Daniel Rason, huwag. Huwag niyo sisipain yung TV na Smart TV. Sayang naman, ipadala niyo sa akin. Kasi wala akong ganung malaking TV. Baka sabihin niyo, ang yaman ko. Itong TV na to, Bad Eli, ha? Itong TV na to, tingnan yung rehistro. Ang nakarehistro ito, Iglesia ni Cristo. O, di ba? O, tanungin yung asawa ko. Hindi ito akin. Dito pagkapag-aari ng iglesia, ultimong maliit na bagay sa iglesia nakarehistro. Eh sa inyo, bakit ganun? Yung mga lupain sa inyo nakarehistro, yung mga iba't ibang uri ng mga businesses sa inyo nakarehistro, eh samantalang galing sa abuloy ng inyong samahan o ng inyong reliyon. Ang lupit nyo, Bad Eli. Ang lupit nyo. Nasaan ang katarungan, Bad Eli? Sa ginawa nyo nga sa inyong miyembro. Mga miyembro ng dating daan, gumising kayo. Gumising kayo. Gumising kayo. Dumistansya po kayo. Ganyan po ang ginagawa sa inyo ng inyong punong mga ngaral. Kaya balikan natin. Eh, kumustahin natin itong si Daniel. Oh, alam nyo si Bad Eli kung magmura ang tindi ang lutong. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag, oh. Sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Ang pastor na humahatol sa labas ng tunay na iglesia, gago, tanga, inutil, tarantado! O, baka gusto niyo akong kagalitan. Baka meron ditong pastor ni Manalo ngayon. Pumasok ka! Patutunayan ko, gago yung puno mo! Sino ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Ang Diyos o si Manalo? Sumpain ang maniniwala kay Eranyo Manalo at sa kanyang lahi! Sumpain kayo! Etong si Mr. Daniel Rason, si King of Egypt, eto pagsamba nila. O, Mr. Daniel Rason, pasensya ka na. Religion.tv. Kaya pala tayo lalong liwanag noong kapwiran na sinasabi sa atin, hindi na maibigyan, hindi na makita, at magbibigay ngayon ng tutol na gago. Eh kung ano tinututulan mo?
ba sa inyo? Yan o, broadcaster, si Mr. Daniel Rason. Nakita nyo, narinig nyo, akala nyo pagkabait-bait, napakamaginoo pagka nakaharap doon sa kanyang doon sa kanyang programa sa UNTV, doon sa kanyang radio at saka yung television program. But in fact, pagka po siya naroon sa kanilang pagsamba, nasa tribuna, doon sana dapat lalong maging maayos at banal ang sinasabi. Pero doon nagtututo ngayon kung ano-ano. Ang lupit nitong magtsuhi na to. Bakit hindi ka takataka, ganun yung tsuhi niya eh. Kaya, eto, ano yung sinabi ni Bad Eli Soriano laban sa Iglesia ni Cristo? Alam nyo, si Mr. Soriano, mga kababayan po namin, paulit-ulit, ayoko sabihin makulit, paulit-ulit ang kanyang isyo na paninira sa Iglesia ni Cristo. Paulit-ulit. Eto, inulit na naman niya. Yung nangyari po sa Punta Santa Ana, Maynila, Bagay Play, kasi noon, may pangyayari po, may ilang mga kapatid na kalalakihan na na-involve doon sa pagpatay, doon sa mga, sabi nating estudyante, doon sa Punta Santa Ana, Maynila. Inuunahan ko na po. Hindi doktrina sa Iglesia ni Cristo ang pagpatay. Hindi po. Hindi aral. Kaya pagka merong lumabag sa batas ng tao at batas ng Diyos, lalo na, hindi po kinukonsinti ng namamahala sa Iglesia ni Cristo. Ang gayon po ay itinitiwalan. At kung merong naapi sa kabilang panig na hindi Iglesia ni Cristo, tumutulong pa po ang namamahala para yung dating kapatid namin na itiniwalag ay maipakulong. Yun ang katunayang hindi po kinukonsinti. Hindi kinukonsinti. Halimbawa, yung pakikiapid sa kapwa lalaki, hindi kinukonsinti dito yan. But Eli, hindi kinukonsinti dito yan. Oh, eto, pakinggan ninyo, si Bad Eli. Kaya yung mga iglesyang nagsasabi sa Diyos sila patapos pumapatay ng kapwa. Ay, kahit baligtarin mo mundo, hindi ako maniniwala sa Diyos yan. Biro mo, basketball lang, limang estudyanteng katoliko pinatay sa loob mismo ng compound ng kapilya. Tingnan ninyo ang record ng Supreme Court Reports Annotated Volume 339, August 28, 2000, ang kaso People versus Abelia. Biro mong iglesia yan, pumatay na ng kapwa-tao, pinagtulong-tulungan sa kanilang loob ng kapilya, ipinagtanggol pa hanggang sa Supreme Court. Alam na alam ng hanggang Supreme Court nakarating yung kaso na yan. Ibig sabihin, talagang kukonsintihin nila ang pagpatay ng kapwa kung kakampi sa kanila. O yan, kanina, sinabi ko na po, hindi kinukonsinti ng pamamahala sa iglesia ang mga lumalabag sa aral o doktrina. Gaya halimbawa ng iba't ibang masamang bisyo o kaya ay pagpatay. Labag yan sa aral ng Biblia. Kaya ano ginagawa? Ikalawa, itinitiwalag. Kaya una, hindi kinukonsinti. Kalawa, katunayan hindi kinukonsinti. Itinitiwalag kaya yung mga na-involved doon. Sa kaso na yung sa Punta Santa Ana, itiniwalag ng kapatid na Iranyo manalo. At napansin ba ninyo ang, ayokong sabihin, twisted ang utak nitong magtsuhin? Ayokong sabihin ganun. Kasi ang sabi nila, may record daw sa Supreme Court na itong Iglesia ni Cristo may kaso ng pagpatay. Tingnan ninyo kung yung ipinakita niya. Balikan natin para mapansin po ninyo. Ang nakalagay ba, bago i-play, ang nakalagay ba, People of the Philippines versus Iglesia ni Cristo? Ganun ba? Ulitin natin. Biro mo, basketball lang, limang estudyanteng katoliko pinatay sa loob mismo ng compound ng kapilya. Tingnan ninyo ang record ng Supreme Court Reports Annotated Volume 339, August 28, 2000, ang kaso People versus Abelia. People versus Abelia. Pakipos.
Ayan. Nakalagay, nababasa nyo. People versus Abelia. Yung Abelia, yun po ang involved doon sa krimen na naganap. Ang nakalagay ba, people versus, oh, people of the Philippines versus Abelia, versus Iglesia ni Cristo? Ganun ba nakalagay? Hindi po nakalagay na versus INC or Iglesia ni Cristo. Kaya paninira. Hindi iglesia ni, hindi po Iglesia ni Cristo as an organization ang nagsagawa ng pagpatay, kundi individual na kaanib. Oh, bibigyan ko ng halimbawa. Halimbawa po, may isang samahang pangrelihiyon. Yung puno ng rape ng lalaki. Ibig bang sabihin yung buong organisasyon ng rape na? Ganun ho ba? Oh. Ganun lang ho kadali eh. Tuta lang ginagamit po ni Doktora Dalaginding ay yun daw record sa Supreme Court. O bueno, gamitin natin ang record sa Supreme Court. Eto, galing po sa Supreme Court, eto nakalagay. Ayan. Tutal, may kasabihan sa Ingles, let's give them a dose of their own medicine. Inuulit-ulit nyo yan, di umano, nasa Supreme Court, hindi naman Iglesia ni Cristo ang may kaso, kundi yung individual at itiniwalag na yon. Bueno, pagbibigyan ko kayo, meron akong hawak galing po sa Korte Suprema, 3rd Division sa Manila. Ano nakalagay? Republic of the Philippines Supreme Court, Manila, 3rd Division, notice. Sirs, madams, please take notice that the court, 3rd Division, issued a resolution dated October 1, 2014. Ba, malapit sa birthday ko, no? October 2 kasi ako eh. October 1, 2014. Ayan. Pagkatapos, doon na natin ituloy kasi nag umapila sa Supreme Court itong grupo ni Doktora Dalaginding na mapawalang bisa yung sabi nga madismiss yung kasong rape na isinampa laban sa kanya. Anong sinasabi dun po sa batay mismo sa record? O, itong tunay na record galing sa Supreme Court, yung page 2. Ayan, dito na natin babasahin. O nakikita nyo, mga kababayan namin, paki-enlarge itong bahaging to so that everybody would notice what is written there, no, sa record ng Supreme Court. Ayan, GR. Yung GR ay hindi yan CR, Brad Elia. General Record number 204839. Eliseo F. Soriano versus People of the Philippines and Daniel Verediano. O, ito ang totoong versus. People of the Philippines, magkakampi, yung Daniel Verediano, ang kalaban, Eliseo F. Soriano. Tuloy natin. Eliseo Soriano is known as the Supreme Head of the Church of God International or Ang Dating Daan. One of his followers, Daniel Verediano, pansinin po ninyo, take note, Daniel, hindi ho babae ho, lalaki ito. Daniel Verediano, who worked as the Assistant General Secretary of said church, filed 2 criminal cases for rape against him, docketed as criminal case numbers 06-3898M and 06-3899M. However, on the date of the scheduled arraignment, Soriano did not appear. At pagdating doon sa last page, yung kanilang paghahabol na mapawalang bisa yung rape case na 2 counts laban po dito kay Mr. Soriano, anong nakalagay doon? Wherefore, the petition is denied. Hindi tinanggap yung paghahabol ninyo sa Supreme Court na maibasura o mapawalang bisa yung 2 counts of rape na ginawa ni Bad Eli sa kapwa lalaki. Yan ang nasa Supreme Court. Binabasa ko lang po. Kaya, ang totoo, yan po ay nalathala maging doon sa mga pahayagan. Pahayagan, nalathala yan. At bago ko po basahin, Brad Eli, umupo kayong mabuti sa inyong upuan. Kumapit kayo, baka mahulog kayo.
At yung lahat, this is a very, sabi nga ay SPG, Strong Parental Guidance. Ang patnubay ng magulang kailangan. Baka may mga bata po na nanonood sa akin ngayon kasi ang ginagawa ng marami ay family hour pagka nanonood dito sa aking programa. Ito po ang payo ko muna. Pansamantala, palayuin yung mga bata kasi hindi nila ito dapat marinig. Matindi ito eh. Naglalagablab, nag-iinit itong babasahin kong dyaryo na dyan eh nalathala yung pangyayari doon sa ADD Convention Center na doon naghanap, Brad Eli, ang hindi inaasahan. Eto, basahin natin. Yung bulgar. Ayan. Pakilaki ng konti. Ayan. Lalaking biktima. Ayan. Bulgar. Kailan niya nalathala? October 3. Ba? Tapos yung birthday ko. Kanina, October 1. Diba? Eto naman, October 3. October 3. 2005. Ayan. Bulgar. Lalaking biktima. Pumiyok. Brother Eli, kinasuhan ng rape. Ayun. At doon sa susunod pa, medyo hahaba tayo. Pero, basahin ba natin? O, basahin na natin. Total, yan ang gusto ni Bad Eli. Yun daw merong siyang mga ebidensya. O ito, nalathala sa pahayagan. Basahin na natin. Naharap sa panibagong kontrobersya ang leader ng andating daan, ADD, na si Brother Eli Soriano. Makaraang akusahan ito ng panghahalay at panggagahasa ng isang dating mataas na opisyal ng nasabing samahan. Batay sa sinumpaang salaysay na ipinasa sa City of San Fernando, Pampanga Prosecutor's Office noong Setyembre 29, 2005 ng biktimang si Daniel Puto Veridiano, dating Assistant General Secretary ng ADD, may sapat na gulang, nakatira sa 1250 Tambunting Street, Santa Cruz, Maynila. Ipinatawag umano siya ni Soriano bandang 1:30 ng hapon noong Mayo 17, 2000 sa loob ng kwarto ng ADD leader sa Apalit, Pampanga. Eto na. Ayon sa biktima, baka may bata, huwag kayong manonood muna. Huwag kayong makikinig. Ayon sa biktima, inutusan umano siya ni Soriano na punasan ang katawan nito at nagpamasahe. Pero hindi lamang umano ito ang ipinagawa sa kanya dahil inutusan umano si Viridiano ng sospek, Badeli, na himasin ang kanyang ari at pinahiga pa siya nito. Sa salaysay pa rin ang biktima, pinilit umano siyang idapa ni Soriano at pinagparausan siya sa puwet. Bat Eli, nasaan ang hustisya sa pangyayaring ito? Bat Eli, nasaan ang katarungan? Bat Eli, humihiyaw ang hustisya. Bat Eli, ituloy natin. Idinagdag ng biktima na naulit umano ang insidente noong Hunyo 8, 2001, bandang 3:00 ng hapon sa nasabi ring lugar. Inakusahan din ito ang pinuno ng ADD na ginawa rin ang nasabing krimen sa iba pa nilang kasamahan. Niliwanag ng biktima na ngayon lamang ito nagkaroon. Teka, natatawa talaga. Yan ang nasa bulgar. Yung nalathala noong October 3, 2005. Magandang pa-birthday ito sa akin ni Bad Eli. Eto, teka, hindi lang yan. Ito pang isang nalathala. Eto, ang lupit nito. Mga bata, huwag muna kayong lalapit. Ito ay strong parental guidance. Hindi ko ito gawa. Ito po ay nalathala sa isang pahayagan, investigador. Kailan naman? October 1, 2001. 2005. Eto. Naging sunod-sunuran ako sa paniniwalang sugo siya ng Diyos. Yun ang sabi ng biktima. Yan, nakalagay po. Title, Miembrong Lalaki ni Rape sa Puwet ni Brother Eli. Ito si Bad Eli. Kaya tinatawag ko siya ngayon doktore, doktora. Nangi-inject. Di ba sa pigi pagka ano? Brad Eli,
Yung TV, huwag yung sisipain, no? Sayang. Oh, Daniel Rason, baka naman wasak-wasak na yung laptop nyo rin pag pinanonood niya. Relax lang kayo. O mga kababayan namin at yung mga miyembro ng dating daan, sana po dumistansya kayo. What? Dumistansya kayo. Kasi pagka masyado kayong nakatutok, ano po, eh hindi nyo makikita, may nangyayari na pala. O ito, 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 tuloy natin. O ang sumulat, Grace Berhel. Sinusunod ko ang lahat ng kanyang nais dahil sa paniniwalang sugusin ng Diyos at kailangan sundin ang kanyang utos. Para sa akin noon, ang sugong katulad niya ay hindi maaaring magkamali at walang gagawing masama kailanman. Eh, ganyan niya pinaniwala ang kanyang miyembro kasi. O, tuloy natin. At ang kanyang malalaswang pinagagawa sa akin at sa iba ko pang kasamahan sa ang dating daan ay pagpapakita lang ng pagmamahal sa kanya. Uy, timdi ni Badeli. Ibang klase po pala kayo maghayag ng pagmamahal sa kapwa lalaki. Antindi, ulit, tuloy natin pala. Ito ang salaysay ng isang lalaking tumiwalag na miyembro ng ang dating daan matapos magharap ng kasong acts of lasciviousness at rape laban sa leader ng religious group na si Brother Eli F. Soriano. Sa kanyang 2 pahinang affidavit na inihain kay Antonio the Fourth, magdasol ng assistant provincial prosecutor sa San Fernando, Pampanga, sinabi ni Daniel Puto Viridiano, binata ng Tambunting Santa Ana Cruz, Maynila, nagsimula ang panghahalay sa kanya noong Mayo 17, ayan na, 2000, sa ADD Convention Center sa Apalit, Pampanga. Sipin nyo, yun ang dako ng kanilang pagsamba, doon gumagawa ng panghahalay. Tuloy natin. Si Viridiano ay Assistant General Secretary ng ADD simula noong Hunyo 1995. Naging manggagawa o church worker umano siya upang makasama araw-araw si Brother Eli. Nagsimula umano ang kalbaryo ni Viridiano bandang alauna y media o 1:30 p.m. noong Mayo 17, 2000 nang ipatawag siya. Dadahan-dahanin ko po para dramatic entrance. Ipinatawag na ni Brad Eli si Brad Daniel Viridiano sa kanyang silid. Eto na. Nang ipatawag siya sa kwarto ni Brother Eli at inutusang imasahe ang ADD leader. Ilang saglit, nagulat ang biktima nang ipahimas at ipalaro sa kanya ni Brother Eli ang ari nito. Hindi pa nakontento, pinahiga siya ni Brother Eli at inipit ang ari nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Takot na takot ang biktima, subalit hindi siya makatutol sa kanilang leader. O mga bata, huwag mo na kayo makikinig. Layo kayo, layo, layo mga bata. Layo, hustisya ang kailangan dito. Layo kayo, tuloy natin. Takot na takot ang biktima, subalit hindi siya makatutol sa kanilang leader. Sabik na sabik, pinadapa siya ni Brother Eli. Ipinamasturbate ang ari nito. At nang matigas na, ay pilit na ipinasok sa kanyang puwet. Muling naulit ang panghahali ni Brother Eli kay Viridiano noong Hunyo 8, 2001 sa silid ng religious leader bandang alas 3 ng hapon. Gaya ng una, muling nagpamasahe muna sa kanya si Brother Eli at nang mag-init, ba nag-iinit pa pala si Brother Eli? At nang mag-init, ay ginamit uli siya sa puwet na pinahira ng lotion. Nasa lang katarungan, Badeli? Nasa lang hustisya rito? O, huwag niyong babatuhin yung inyong laptop or kaya yung inyong TV, huwag. Yung cellphone, huwag ibabato, sayang. O, Badeli, gaya ng una, asa na ba ako? Ba't may lotion? Gumagamit pala ng lotion si Badeli, no? Muling nagpamasahe muna sa kanya si Brother Eli at nang mag-init ay ginamit uli siya sa puwet at pinahiran ng lotion. Sinabi ni Viridiano na bukod sa kanya, ginagawa rin umano ito ni Brother Eli sa ibang kamiyembro sa relihiyon. Ang matindi,
ipinapakita pa ito ni Brother Eli sa kanila na parang hindi nahihiya. Minsan, ikinikis-kis niya ang kanyang paa sa genitals ng iba naming kasamahan. Paghawak ng mga ari ng iba. Pag-utos sa amin na i-masturbate ang kanyang ari. O di kaya'y uutusan niya ang ilan sa amin na mag-masturbate sa harap niya, ani Beridiano. Mga kababayan namin, magseseryoso po ako sa bahaging ito. Kung kayo ay miyembro ng samahang dating daan, ba't kayo nananatili riyan? Bakit? Bakit po? Diyan ba kayo sasama yung mga nanonood at nakikinig sa kanyang programa na ginagamit ang iba't ibang platform o yung platform sa social media, YouTube, Twitter, Facebook, IG at iba't iba pa? Yan ba ang paniniwalaan ninyo? Yan ba? Kaya sa tumakas patungo sa Brazil at hindi makabalik dito sa Pilipinas sapagkat alam niyang meron siyang matindi at napakabigat na kaso na kinakaharap. Yan ba ang sugo o tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos? Kaya doon sa isang diaryo, ano sabi doon? Pakisuyo yung ayan yan, no? Ita nyo, sugo ng ang dating daan sa puwet dumaan. O Deli, ano bang reliyon talagang itinataguyod nyo? Ba't kung saan-saan kayo dumadaan? Ha? Ano ba yan? Ang dating daan, hindi dapat ang dating daan yan eh. Ano yan eh? SPD. Diba? SPD. Dapat ganun eh. Kasi nakalagay oh, sa puwet dumaan. O kaya, dalawang ulit umanong hinalay. O ano? Dalawang ulit umanong hinalay at inuring. Ayun o, inuring ni Soriano sa puwet si Beridiano. Ang lupit. Bad Eli, asan ang katarungan niyang ginawa niyo? Asan? Kaya kung meron tayong tinatawag na manghuhula dito sa Pilipinas, di ba kilala niyo si Madam Auring? Di ba Madam Auring? Kilala niyo eh. Kaya itong si Bad Eli, sabi nung nagko-comment, ano kayang pwedeng itawag natin dito kay Bad Eli? O, kaya dito kay Dalaginding. Doktora, Dalaginding kasi nag-i-inject. Ngayon naman ng uring. O, ano pwedeng itawag dito? Ano kayang pwedeng itawag dito natin kaya Doktora Dalaginding? O, pwede natin sigurong tawagin ito na kasi si Madam Auring, di ba sikat na sikat? O, ito si Madeli, pwede natin tawagin Madam Uring. O kaya, Doktora Uring. Ang lupit, Madeli, asan ang katarungan yan? Tapos kung makapanira kayo sa sugo, sa kapatid na Felix Manalo, at sa mga ministro, at ngayon ang matindi niyong sinisira ng kapatid na Eduardo Manalo, kayo may merong karapatang mangaral ng salita ng Panginoon Diyos sa ganyan? Eh may mga nagko-comment, nagsasabi sa akin, ganito ho, bakit daw kahalayan ang tinatalakay ko at hindi talata ng Biblia? Una, sagot ko ito, hindi ako ang gumawa ng kahalayan. Ang gumawa ng kahalayan, at yan ay nasa Supreme Court, ay si Mr. Eliseo Fernando Soriano. Siya po, yung puno ng samahang dating daan na ngayon ay nasa Brazil. Nang ikinakatwirang kaya raw siya nasa Brazil, para daw magturo at mangaral para matupad ang hula. Mali! Kaya siya nasa Brazil para takasan ang kasong rape at iba pa na mga kasong ipinataw sa kanya. Ngayon, sinasabi nyo, kahalayan yung tinatalakay ko rito, hindi talata ng Biblia. O simple uli ang sagot ko, di magbasa tayo uli ng talata ng Biblia. Eto, pakinggan nyo sa Levitico o sa 1 Corinto 6:9, talata ng Biblia ito. O, basahin natin. Ang mga hindi matuwid, 1 Corinto muna, 6:9. Ayan. Eto, sundan nyo ako. Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam yan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, ang mga bakla, ang mga bakla, ang mga bakla. At hindi ba nakaalis yung mata ko ron? Yan. Ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki.
ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Talata po ng Biblia yan. Na ano, yung mga bakla gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi lang yan. Talata uli ng Biblia, Levitico 18:22. Bate po sa The Living Bible. Dadalangan ko ang pagbasa. But Eli, buo pa ba yung television ninyo? Manood kayo mabuti. Talata ng Biblia. Homosexuality is absolutely forbidden for it is an enormous sin. Kaya mayroon akong napakatagal na hamon dito kay Bad Eli Soriano. Ang tagal na po, uulitin ko. Bad Eli, sana kibuin nyo ito. Total, kinibuin nyo yung tungkol sa bautismo eh. Ano, ito ang kibuin nyo, uulit-ulitin ko. Kasi inuulit-ulit nyo naman yung paninira sa sugo, sa kapatid na Felix Manalo, at sa buong iglesia. Kaya uulit-ulitin ko rin yung paraan ng aking pagtatanong sa inyo. May kasabihan nga ay let's give him a dose of his own medicine. O diba? Tama ba English ko? O ito. Okay. But Eli, uulitin ko. Ang matagal ko nang sinasabi at babanggitin ko po uli sa inyo ngayon. Pwede po bang itaas nyo ang inyong kanang kamay? Itaas nyo ang inyong kanang kamay na nakaharap sa kamera. At sabihin nyo ng buong tindi at buong giting na sabihin nyong sumpain man ako ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, hindi ako bakla. Wala kaming relasyon ni Yuli. Sabihin nyo ngayon. At habang sinasabi niyo ay nakapatong kayo kay Yuli, nakapatong ang inyong kamay sa Biblia. At sabihin nyo, hindi ako bakla. Sabihin nyo. Tumigil ako sandali kasi namimili, choosy si Brother Eli ng sinasagot. Ang dami kong inire-raise na tanong. Pero ito ang hindi niya matouch. And isipin niyo itong nalathala sa pahayagan. Karumal-dumal. Yang edad mong yan, Bad Eli, nag-iinit ka pa. Bad Eli. Eh, yung babae, di ba, pag may tinatawag na nagme-menopause, eh, si Bad, nag-iinit. Ang tindi. Nasaan ang katarungan, Bad Eli? Nasaan ang justisya? Nasaan? Kaya kung hindi kayo guilty, this is my challenge. Bumalik kayo dito sa Pilipinas. Harapin nyo ang kaso niyan. Harapin nyo. If you are not guilty beyond reasonable doubt, bumalik kayo dito sa Pilipinas. Pero yung pagtakas nyo at pagtataguyan sa Brazil, alam ng buong mga mamamayang Pilipino, ba't kayo nariyan? Ba't kayo nariyan? Kawawa yung mga napagsamantalahan eh, ang mga manggagawa. Isipin nyo, yan ba ang tunay na paraan ng pagpapadama ng pagmamahal? Puntahan natin si Apostol Pablo. Ano katangian ni Apostol Pablo bilang tunay na sugo ng Panginoon Diyos? Eto katangian po, mga kababayan, ng tunay na sugo. Ihambing nyo si Brad Eli Soriano. Ikalawang Korinto sa 12:17-19. Nagsamantala ba ako sa inyo sa pamamagitan ng sino man sa kanila na isinugo ko sa inyo? Yun ang tanong ni Apostol Pablo. Nagsamantala ba ako sa inyo sa pamamagitan ng sino man sa kanila na isinugo ko sa inyo? Ipinamanhik ko kay Tito at isinugo kasama niya ang isang kapatid. Eto pa. Nagsamantala ba sa inyo si Tito? Yun ang tanong ni Apostol Pablo. Nagsamantala ba sa inyo si Tito? Hindi ba namuhay kami sa iisang espiritu? Hindi ba namuhay kami sa gayon ding mga hakbang? Muli, iniisip ba ninyo na kami ay nagtatanggol sa aming sarili sa inyo? Sa harap ng Diyos,
kami ay nagsasalita kay Kristo, minamahal, ginagawa namin ang lahat ng mga bagay para sa inyong ikatitibay. Ano po ang katangian ng tunay na namamahala sa iglesia o sa bayan ng Panginoon Diyos? Eh, sa pansa narinig nyo, malayong malayo, si Madam Uring, si Doktora Dalaginding, napakalayo, sapagat ayon kay Apostol Pablo, nagsamantala ba ako sa inyo? At maging si Tito, nagsamantala ba siya sa inyo? Hindi ba't namuhay kami sa iisang espiritu? Ano yung iisang diwa o isang espiritu na kanilang paraan ng pangangasiwa sa mga kapatid sa iglesia? Ang sabi sa talata, minamahal, ginagawa namin ang lahat ng mga bagay para sa inyong ikatitibay. Kaya ang namamahala dito sa iglesia ni Kristo, hindi po nagpapahina at nagdudulot ng katitisuran. Hindi po. Ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ito ang sinasabi namin sa lahat ng mga hindi kaanib sa iglesia ni Kristo. Sila po ang aming inspirasyon. Sila po ang nagdudulot ng tatag, lakas ng loob. Sila ang umaaliw sa amin sa panahon ng pandemya at kapighatian. Sa pamamagitan ng kanilang walang sawang pagtuturo, pagpapadama ng pagmamahal sa buong iglesia, sa mga ministro, sa mga may tungkulin, sa mga sambahayan at sa individual na kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya walang makasusumbat. Ulit. Walang makasusumbat. Isa pa. Walang makasusumbat sa amin pong tagapamahalang pangkalahatan o sa kapatid na Eduardo Manalo.